Magandang araw mga kamaster. Welcome sa aking YouTube channel, Kamaster Vlog. Magbibigay lang ako ng 5 tips o 5 paraan kung paano mag-alaga ng 45 days broiler chicken. Bago pa lang lahat mga kamaster, pa-subscribe ng channel ko, Kamaster Vlog. Pa-pindot na rin ng notification bell at papindot na rin ng all para lagi kayong update pag ako'y may bagong i-upload na video. So mga kamaster, tayo'y pumunta na sa ating topic. Ang aking babahagi sa inyo ang 5 tips na pamamaraan kung paano magsisimula mag-alaga ng broiler, 45 days broiler chicken. Nandito ang aking ibabahagi sa inyo base sa aking karanasan. Ang una, puhunan. Kailangan tayo ay may puhunan. Kung tayo may puhunan, ay tayo makakabili ng ating kailangan. Sisiw, kailangan ng patuka, kailangan na nakaready tayo sa puhunan. Tayo ay may puhunan na kahit 15,000 para sa umpisa, yan ay nasa 50 heads na ang iyong pwedeng alagaan sa 50,000 na yan. 15,000. Dahil ako, ganun ang aking umpisa, ang aking puhunan nung ako'y nag-alaga. Bali, mga kamaster, ang aking pag-alaga ng sisiw ay ako'y baguhan. Para ito sa mga baguhan lang din na katulad ko, ay base sa experience ko lang din, ibabahay ko sa inyo ang aking naging karanasan. Ang una ay puhunan. Pangalawa, mga kamaster, ay tamang tao o legit na buyer na inyong pagkukuhanan ng tamang sisiw na hindi kayo marulugi pagdating ng bintahan, pagdating ng araw ng bintahan ng manok. Dahil ako, sa unang kuha ko, 50 heads ang aking kinuha. Hindi naman masasabing lugi. Mayroon din naman tubo. Kung ako ay baguhan, nanga pa. Unang araw ng pag-aalaga ko, ay okay din naman. Sa loob ng 45 days, dispose ko lahat ang aking 50 heads. Pangatlo, ang tamang pagpili ng sisiw. Yun ang kailangan. Kailangan mo ng tamang pagpili ng sisiw. Dahil pag hindi tama din ang pagpili ng sisiw, base rin sa aking karanasan, katulad ng aking pangatlo ngayon, mga kamaster, ang aking nabili, hindi tama ang pagpili ng aking sisiw dahil ang aking nabili, mga kamaster, ay parang pinagpilian na or tira-tira ang aking nabili. Papakita ko sa inyo ang aking nabili na pangatlong bili ko na. Mga kamaster, parang marami tayong mamortality nito ah. Ay, meron pa doon nakaupo na isa. Daming mga maiksyang liig. Ito, malapit na to. Kula natin yan at hindi na yung katagal. Ang aking pangalawang bili ay nasa tama ang pagbili ko. Dahil sa loob ng
33 days nakatimbang siya ng 2.2 o 2 kilo 2 buhit dahil sa tamang pagpili ko ng sisiw sa loob ng 2 araw nung 33 days na sila. Sa loob ng 33 days hanggang 34 days ay nung nag 33 days tumimbang siya ng 2.2. Nung pagdating ng 34 days ay naidispose ko na lahat ang aking 25 heads na binili dahil nasa tamang pagbili ako, nasa tamang tao. Dahil ang aking binilhan ng aking 25 heads ay tindahan siya ng mga patuka diyan sa bayan namin dito sa San Jose. Talagang tamang-tama talaga siya dahil yung aking ano, yung aking 50 heads at saka yung 50 heads ko pangatlo ngayon ay SIM na buyer ang aking binilhan. Halos ang una ay okay dahil una ang bigay. Ang pangalawang 50 heads na binili ko doon sa SIM na tao ay medyo hindi na maganda ang binigay sa akin. Kumbaga pinatikim lang tayo ng magandang klase. Hindi maganda ang sisiyo natin na dali mga kamaster. Sunod, baka parang ayaw ko lang kumuha doon sa kanya dahil sa una lang ang maganda ang kanyang bigay. Ang pangalawa ay hindi siya marunong talaga magdala ng kanyang customer. Kaya palang unang bili namin sa kanya ay naghalaga ng 42. Binabaan niya ng 39 dahil akala ko naman ay maganda pa rin. Ang pangapat na ating may bigay ay ang kulungan. Dapat ang kulungan ay maganda rin. Yung depende sa dami, kasi pag dami, pag laki ng kulungan, yun dapat. May sukat yan mga kamaster. Ang sukat ng kulungan ay sa sunod na video natin i-discuss. Kaya haba ang video natin. Ang panglima, tamang patuka. Yan mga kamaster, talaga ang dapat talaga natin pag-aralan ang tamang patuka. Dahil ako, disclaimer lang sa mga matagal na nag-aalaga dahil ako ay baguhan lang. Baka may babanggit ako na mali. Paki-correct na lang sa comment section mga kamaster. Dahil sa base lang sa experience ko, ang aking patuka ay talagang pabugubago ako. Mali. Wala yun. Mali. Ngayon, alam ko na dahil na pagtanong-tanong ko na rin yung sa aking mga kakilala, doktor, na aking binibilhan, ay dapat pala ay nasa tama rin ang pagpagpatuka. Nasa oras din. Kung anong oras ka magpatuka sa umaga, tanghali, hapon, dapat yun talaga. Hindi pababago din ang oras. Kasi yan ay nagdadala rin na ang pagkabansot ng ating alaga. Tamang patuka. Mga sunod na video, ang ating discuss naman, ang tamang pagpili ng sisiw, tapos kulungan. Ang kulungan talaga, kailangan talaga malaman natin. Importante talaga ito dahil pagdami, paglaki. Depende sa dami, depende rin sa laki. Tapos ang mga vitamins, sa sunod na mga video natin ay i-discuss din natin yan mga kamaster dahil kailangan talaga yan.
Katulad niya dito sa amin, ay nagbago ang panahon. Dati mainit, ngayon ay sobrang lamig na. Ang aking mga manok, yung aking alaga ngayon ay nagbago din ang kanila. Hindi sila masigla. At malamig lagi dito sa amin. Dito lang at hanggang dito lang ating video muna.